Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasunod ng pinalakas na military at police operations, isa pang mataas na opisyal ng Communist Terrorist Group ang naaresto sa Gihulgan City, Negros Oriental. Kinilalang nadakip na si Macario Fat Sr. alias Lawin, Vice Commander ng Section Guerrilla Unit under Central Negros 1. Nakumpiska kay alias Lawin ang ilang mga baril na kinabibilangan ng caliber 45 pistol at dalawang magazines na puno ng mga bala. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, bumaba umano ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, isa sa nakikita nila na karamihan sa mga motorista ay gumagamit na ng pampublikong sasakyan upang makaiwas sa mataas na presyo ng gasolina at krudo. Sa datos na nakalap ng MMDA noong pre-pandemic level, ay umaabot lamang sa 417,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA kada araw. Sa huling monitoring ng ahensya, ay umabot na lamang sa 395,000 ang volume ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw. Iniutos ni Land Transportation Office o LTO Director Clarence Ginto ang pagkansela ng lisensya ng tatlong motorcycle riders na nag-viral habang nagmamaneho ng walang helmet at safety gear. Makikita sa video ang gamit na blinkers at sirens habang zigzag na tinatahak ng mga motorista ang Binyan, Laguna. Ayon kay Ginto, guilty ang tatlo sa reckless driving, using unauthorized license plates, attaching illegal accessories at not wearing proper helmets at pinagmumulta ng 13,500 pesos bawat isa. Ang video ng mga ito ay in-upload sa TikTok bagamat dinilit na o inalis na. Muli na naman nakapagtala ang Mount Bulusan sa Sorsogon ng 69 volcanic earthquake sa nakalipas na magdamag. Ayon sa latest bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang 56 over 69 volcanic earthquakes nito ay nangyari lamang sa loob ng 19 na minuto. Nakapagbuga na ng aabot sa 4,627 tonelada ng sulfur dioxide simula nung nakaraang Linggo, June 12. Umabot na sa 750 meter ang naitalang volcanic plumes na patungong hilagang kanluran ng bulkan. Patuloy pa rin ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko na iwasan pa rin ang paglapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Samantala, mananatili pa rin sa alert level 1 ang naturang bulkan at aabot na sa 148 na pamilya ang nailikas na malapit sa danger zone. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.